Roma 5:5 At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Isa ka ba sa mga nakaramdam ng pagod, hirap ng kalooban at maraming kabiguan? Minsan bang naramdaman mong mawala ng gana sa buhay at mawala ng pag-asa? Di may iwasang ma-discourage, madapa, matumba sa ating buhay at pamumuhay ngayon. Ngunit hindi ibig sabihin ay talo na tayo. Baka dahil sa ating mga kabigatan sa buhay ay nakalimutan na nating may Diyos na handang umalalay at magbigay ng pag-asa sa buhay. Kung ang ibang tao ay nang-iiwan, nananakit ng damdamin, inaapakan ang ating pagkatao, pero ang Diyos ay puno ng pagmamahal. Bumalik tayo sa Kanya. Baka nakalimutan na nating Siya ang nagdesenyo ng ating buhay at pagkatao. Kung nasira na ang ating buhay dahil sa kagagawan natin o ng ibang tao, kaya pa ring i-repair o baguhin ng Diyos ang buhay mo. Mahal na mahal tayo ng Diyos at gusto niyang maging maayos ang takbo ng buhay natin. Ang magandang gawin ay ang sumampalataya kay Jesus, at pagkatapos nito ay ibibigay niya sa iyo ang kanyang Espiritu Santo at maninirahan na sa ating puso. Kapag nasa sa iyo na ang banal na Espiritu, dito mo mas lalong maramdaman ang tunay na pag-asa, kagalakan at ang pag-ibig ng Diyos. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig na ibinuhos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Salamat sa pag-asang bigay mo sa amin. Nais ko pong lagi kong maramdaman ang inyong pagkilos at pag-ibig. Tulungan niyo po ako sa bawat araw at panahon ng buhay ko na laging umasa at magtiwala sa iyo. Salamat po. Amen.